China, ngunit naka-base sa Atlanta, Georgia, si Andy, 43 anyos, isang information technology consultant at investor na may manakanakaring proyekto sa bansa. Hindi tinanggi ni Claudio Coronel na hindi niya kursunada si Andy nang makita niya ang larawan nito sa internet. Bukod dito'y abala rin kasi ang dating sexy actress sa kanyang online business, ang mabuhaycity.com, para sa mga kababayan nating OFW. Ngunit nang sa wakas daw ay magkita sila, love at first sight daw ang tumama kay Claudia. December 2005, noong ipakilala ni Claudia si Andy sa kanyang mga magulang. February 26 naman, noong ma-meet niya ang partido ng nobyo. At nitong December 2008, dito nagpasko at nagbagong taon si Andy, na nakatakdang pakasalan si Claudia sa August 28 ng kasalukuyang taon sa seremonya ng kinaaaniban niyang relihiyon, ang Iglesia ni Cristo. Live ngayong hapon, Claudia Coronel! Alam niyo, nung bago pa lang ako dito sa Star Talk, ito ang unang-unang guest na napaiyak ko. Kasi, Claudia. Oh, poor pa siya nun eh. Eh, pero ngayon, milyonaryo na. Kaya neto na si Claudia Coronel, the rich one. Magandang hapon. Good afternoon po. Okay. Ito si Claudia naman, hindi iba sa akin dahil nakasama ko to sa Kiss Muna. Yung isang sitcom dati. Yung nila Oropesa. Donya. Bakit wala kang dalang regalo sa amin? To follow next week. Oo. Diba? Di naman po. Siguro nakapag-ipon lang at saka nag-invest. Hindi. Maganda to. Pag-usapan natin. Umpisahan natin, Boots, Lolit, dun sa... meron siyang ano eh, yung mabuhaycity.com. Ano-ano pa ang mga businesses mo? Para naman matuwa yung mga fans mo at magandang ano to eh. Kasi po, ang fiancé ko kasi IT consultant siya. IT. So habang pag nag-meet kami every month or every 2 months, medyo naiinip ako at saka namamasyal ako. Marami po akong namimit ng mga OFW. So alam ko yung nagiging buhay nila, yung lungkot nila, yung minsan may asawa sila, tapos merong mga girlfriend doon. So, alam ko yung mga stories. So gumawa po ako ng website para sa OFW para kung paano sila makapag-communicate sa family nila. Kasi medyo siyempre mahal po yung pagtawag sa family nila. Doon sa website na mabuhaycity.com, pwede sila mag-send ng audio, mail ng libre. Pero hindi, klaro muna natin. Po. Nakatapos ka ng college, di ba? Opo, sa New Era, 2005 po. In spite of her being a busy actress at that time, no? Opo, computer science po yung tinapos ko. Kaya yata tinalikuran ni Claudia, kasi si Claudia noon, kilalang sex symbol, di ba? Kaya tinalikuran niya yung pelikula, dahil ngayon nirap mo yung pag-aaral. Opo, kasi naman, siyempre, na-experience ko rin, siyempre, yung nagkaroon din ako ng mga boyfriend na nilait rin, siyempre, ako, na yung wala daw po akong education, so... Ginawa ko naman po yun para sa sarili ko, para rin meron din po akong happiness. Alam ni Andy, yung magiging asawa mo, alam niya lahat ang nakalipas mo? Alam niya po lahat. Pero nung nagkakilala po kami, hindi niya talaga ako kilala na artista. So sinabi ko lang sa kanya, kasi may show ko nun sa kabilang station. Sabi ko, panoorin niya na lang ako sa show na yon, 8 o'clock. So doon lang niya nakilala na, nag-actress pala ako. Siyempre, pinapanood ko rin sa kanya yung mga moving... Na-nominate ka doon sa mga ibang pelikula mo. Dahil, di ba, respetadong sexy actress ka naman. Pero pag may show, pag meron pong palabas na medyo sexy, pino-forward ko po yun. Siyempre. Pero sabi niya, huwag mo ikahiya kasi yung ganyang trabaho, professional. Kasi sa stage naman, open-minded na may mga tao. So dito lang naman siguro yung hindi naiintindihan yung mga nagsisexy. Naalala ko, Claudia, kasi noon, ang alam ko, meron ka ding dating boyfriend. Di ba, ang boyfriend mo na mayaman din, nabalita din yung sa ano. Ano nangyari doon? Bakit iba na naman ngayon? Mas mayaman yung ngayon. Yun naman po. Siguro, normal lang sa bilang babae, naghahanap ka talaga yung, hindi naman perfect, pero siguro yung dati kulang. Una, religion. Siyempre, meron po akong gustong church na gusto kong saan ako makasal. Pangalawa, isa, kulang yung love ko sa kanya. Pangatlo, yung masyadong inapay yung pagkatao ko, pati pamilya ko. Siguro yung lalaki na to, nasa kanya ko nakita lahat na ng pagkatao sa kay Andy.